Baga Master. So, nandito tayo ngayon somewhere in Quezon City. Para i-check ang isang call-in na aircon na window type na inverter na nag-i-error daw. Nag-i-error daw ng F2. So, eto siya mga Kamaster. Sabi kasi nag-i-F2 daw ito. Mukhang malamig naman siya, guys. Observe na lang natin. Okay, so pag isa-search natin sa Google, ang F2 ay may kinalaman sa kanyang metal sensor. So, kailangan nating malaman kung ano ang value nito. So, ito siya. Ayan. Nakalagay yan dyan sa kanyang evaporator, dyan sa gilid na yan, sa portion na yan. Ang F2 kasi, ito yung kanyang cooling sensor, or we call this the tube sensor. Pagka ito nagbumaba yung value, yung ohms, bumaba ng less than 1,000, ibig sabihin sira na to. Tatakbo daw kasi ito, then afterwards mag-AF2. Hindi pa niya na-reach yung lamig. Serve lang muna natin. Alright, so wala pa siyang error. Pero namatay. Namatay siya, guys. Oh. Namatay yung compressor. So, kailangan natin buksan to at tingnan natin kung ano talaga ang naging problema. Tayo muna natin. Ito yung sensor, tube sensor. Ito yung anti-freeze sensor. Kailangan muna natin i-check to. So ilagay natin ang ating tester sa 20k. Kita, ayan sa 20k. Okay, so i-test natin. Ito yung cool sensor or tube sensor. So ito yung hindi natin kasi mantay na mag-error kasi may init dito. So i-check na lang natin. Ngayon o. 1k ohm na lang. So supposed to be yan, nasa 19. Kasi kung ano yung sa air sensor natin, yung temperature sensor, at saka ito kailangan parehas lang. Ayan, so nasa 1k ohm na lang siya. While yung temperature sensor natin, dapat ganito rin ang reading niyan. O ayaw. O ayan, 19. Dapat nandyan din yan. Yung kanyang tube sensor. O, 19.
So sira ito. So since wala tayong buong ganito, kukuha tayo ng mga spare natin na ka-value ng 19k ohms. Madilim. Okay, yan. 19k ohms. Alright, so ang prosesong ito na nakikita nyo, iniinit ko muna yung sensor just to make sure na okay ito. Pag wala kayong mainit na tubig, gagawin nyo to. Pwedeng-pwede to. Lagay nyo sa mainit para check natin yung temperature ng ating sensor. Okay, so sa 20k pa rin tayo dito sa ating against the light siya, guys. Madilim. So, check natin. Yan, lumiwanag na. Check natin yung value ngayon habang iniinit. Ito yung ipapalit natin. Yung kanyang tube sensor. Yan yung kulay brown. Ayan, so kung mapapansin ninyo, iniinit natin siya. Bumababa siya. So, ibig sabihin buo ito. Okay. So, ito ang titesting. So, puputulin lang natin to. Palit natin yung ano. Ito kasi, masyadong mababa. Nasa labas kasi ako. Tapos, nasa 37 degrees ang temperature dito sa labas. Tapos, ang lumalabas sa kanya, 1K ohm lang. Masyadong mababa. So, ito, 7 ohms from other unit to spare. So, gamitin natin to. Kailangan magkaiwalay pagka kinunik nito. So, hindi ko na siya naipakitang pero magkaiwalay yung ano niyan. Ang connection para hindi mag-short. So, tapan ko muna. So, eto na siya. Ayan, nakabit na natin. So, parang temporary. Lagay natin to habang hindi pa tayo nakaka-order. Kasi 7 ohms lang to eh. Pero, okay na to. Kapit na natin. So, ito na siya. So, gumawa na rin ako ng clip. Ayan, so nakalagay na. Okay, so 30 minutes na at gumagana na ang ating aircon. Kung mapapansin ninyo, yan, focus natin. Okay, so sa portion na yun, ayan, basaan na yung kanyang piping or yung tubings niya. So this means okay na siya. Right, so it's a job well done again. So sensor lang. Yung kanyang tube sensor. So, okay na to, guys. So, ganun lang kasimple ang error na F2.
So, sana may natutunan kayo sa video na to. Ay, siya nga pala, pagka may mga cases na ganito, may, mas maigi siguro kung palitan nyo ng buo. Kasi itong ginawa ko, temporarily lang yan din. Kasi papa-order din ako ng parts na original para dyan sa model na to. So, hindi ko na papakita ang model nito. Basta kailangan, kung order kayo, kunin nyo yung model ng aircon para mabigay sa inyo ang tamang pyesa. Okay, thank you very much. Mabuhay po tayong lahat.